Alam mo ba, alam niyo ba na nag-aral ako sa STI? So, ito yung ID ko, yung likod niya, 1999 to 2000. Wala na yung original na Xerox na ID na to, kasi Xerox na lang. Hanggang ngayon, kahit luma na siya, tinatago ko pa rin. Para ikwento ko yung experience ko. Dito yung nag-aral ako sa STI. Meron akong student ID, tapos yung course ko, ayan siya. Papel na nga lang. Tapos meron siyang, student number pala. So, diyan naman, nung nag-aral ako yun, wala na ako sa City Hall nun. Hindi na ako janitor. Talagang may budget ako na 2,000 pesos. So, sabi ko gusto ko mag-aral. Sarili ko na, ako na lang. Gusto kong makatapos man lang ako ng isang taong pag-aaral. Siyempre, nung nakuha ko yung ID ko, nag-apply ako ng trabaho as typist ako nun. And then, right man sa isang videographer. And nung bata pa ako, talagang aggressive ako mag-aral kasi yung pag-aaral yung pinaka-importante sa akin. And then, wala na ako dito sa munisipyo, wala na ako. Hindi na ako janitor dyan. And dito na ako nakapokus sa kwentong ito, itong ID nito. Nung nag-aaral naman ako dyan, sabi ko, yung pera kong dalaman jibo na kinita ko sa trabaho, kasi yun lang yung nakuha ko. Kasi sa loob ng isang taon, may makukuha ka talaga yung lahat ng ipinasok mo. Ilang buwan yun, para bang meron kang makukuha, yun ang nakuha kong pera, yun naman yung time na yun na ito yung start ng pwede ako mag-aral talaga kasi may hawak na akong nakuha ko na yung pera ko and sa sahod ko, kasi may, sa gobyerno kasi merong akapera eh. So, na-duty pa ako ng Sabado at Linggo nung may pera ako na 5,000 noon, pero yung 2,000 talaga yung natitira sa akin, yung ginamit kong pang-enroll. And then, nag-apply ako nun sa Video City. Pero, hindi naman ako nakapasok kasi, nag-apply lang ako as pasa ng resume, pero hindi naman ako na-interview talaga. Then, nagpasa ako ng resume as doon sa may typing job yun. So, mga typist pala doon, nakilala ko si Efren. Yun yung typist naman na napakabilis sa STI. Doon din pala siya nagkatrabaho sa full-time siya doon. Part-time siya na typist. So, nakilala ko si Efren. And then, yung STI, student. STI ka pala. Pass pala tayo. So, nakajami ko siya. And then, nung mabagal ako mag-type, naglipat na lang ako sa pagiging lightman o yung sa kasama ng videographer. And then, yun. Sabi ko, yung pag-aaral ko, kasi makakaluhan naman ang pasok ko sa STI na. Kaya ko nang supportahan yung pag-aaral ko kasi parang hindi na ako hingi doon sa tiyahin ko, hindi na ako hingi sa magulang ko, hindi na ako hingi doon sa kaya ko na. Pero, ang hirap din pala. Yung binata ko, parang napaka-aggressive ko sa pag-aaral eh. Para bang kahit binata ako, kaya ko kung hindi ako kayang pag-aralan ng magulang ko, ako na mismo yung gagawa. Pero, nung nandun ako sa punto, hindi ko pala kaya kasi pagod din. Tapos, siyempre hindi naman parang laging merong namamatay. Hindi man laging merong kasal, hindi man laging merong birthday, hindi man laging merong adibu. So, hindi ko din pala kaya ipagpatuloy yung pag-aaral. Hanggang sa napalipat na ako sa internet cafe, doon na ako nagsimulang magtrabaho. At tambay buo na ako doon, and then, tagal kong tambay, taon ang inabot ko. And then, yung time na yun, nagkaroon ng pagkakataon na nabisto na yung isang may-ari, yung computer shop, hindi nakalag-in. So, napaalis yung isang crew ng isang sources, ng isang internet shop eh, and ako yung napapasok. So, yun, hanggang sa dumami na yung alam ko sa computer shop. And then, doon na nagkaroon ng gusto kong matutunan paano mag-print, paano maging makapag-search sa computer, paano yung copy-paste yung, paano mag-research ka, paano yung kunin yung isang research doon sa internet, ipapasok ko sa Word documents. Ang dami kong gusto kong tuklasin na pag-aaral sa computer. So, yun lang, and share stories lang. Makatira hindi ako nakatapos sa STI. Hanggang inabot lang ako ng tatlong buwan dyan. So, yun lang. And kahit pa paano, meron pa rin ako natatabi. Kahit Xerox na ID. Kasi talagang STI,
kasi may meaning yan. Yung totoong meaning yan, meron pa yung talagang meaning yan. So, STI. So, siguradong trabaho ito. So, yun yung acronym niya. Pero, System Technology Institute yan. Meaning yan. So, yun lang in short stories.